sabayin ang Panginoong butid. Ikalay mga alitin sa piging na andok niya sa atin. Tayo'y magligay galang sa Diyos na sa atin may lalang. Tanay inako niya at hinirang kawang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin sa piling na handog niya sa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, kasama ko po ngayon si Father John Balbino ng Diocese ng Umaka at si Father Frank Villaniba at ang lahat po ng mga ibuto na narito ngayon. Ngayon ay nasa 25 tayo na linggo sa panglimang panahon sa taon A ng ating pagdiriwang. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang lambana ni Jesus Nazareno. At ang mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon naman na cross-posting ng mga chapels, groups, at communities. Idagdag din natin sa ating misa ngayon ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Ukraine. Mga kapatid, sa pagpapahayag ni Jesus ng kaharian ng Diyos, mayroong mga tumubon at naging tapat mula pa nung una at mayroon din namang tumugon sa takip silim na ng kanilang buhay. Naway, maging kasangkapan tayo ng Diyos tungo sa pagdatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Magalak tayo sapagkat bawat isa sa atin na una man o nahuli sa pagtugon sa panyaya ng Diyos ay binigyan niya ng pagkakataong makibahagi sa pagdatag ng kanyang kaharian. Ipagdiriwang natin ngayon ang pambansang linggo ng manlalayag at mga migranteng Pilipino. Ipagdasal natin ang mga manlalayag at migrante na sa harap ng mga pagsubok at paghihirap, manatili nawa silang matatag sa kanilang pananampalataya at maging tapat sa kanilang pamilya. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na luba ako nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kalitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin.
sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos na pangmakapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nakaalis na mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa sana ng Ama, maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Amen. Ng Diyos Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa Ama naming makapangyarihan, itinakda mong lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkalo mong sa pagkalima namin sa mga ito, kami ipaginipating mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pangitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng mga taong masamay dapat nang talikdan. At ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan kung paanong ang langit
higit na mataas, mataas sa lupa. Ang daat isip ko'y hindi maabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Aking pupurihit, pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap natin unawain. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Ang Panginoon Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siya muli na mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan. At bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya na mag-iikalabindalawa ng tanghali at ang mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima na ng hapon, siya lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tayo-tayo lamang dito sa buong maghapon? Wala pong mabigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan.
Sabi nila, isang oras lamang pong gumawa ang mahuling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng kapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upas sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang dinaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiingit ka lamang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Kasama ko po ngayon sa ating pagdiriwang sa banal na misa si Father Frank Villanueva na kilala ninyo sapagkat noon ay alas 5 ng umaga naroon na siya. At si Father John Baldovino na mula sa parokya ng Our Lady of Mount Carmel, Alabat, Quezon, at ang kanyang mga parokyano narito po para magbibisita. Palakpakan po natin silang lahat. Ang atin pong mga pagbasa ngayong ika-25 na linggo sa taon A ng ating pagdiriwang ay tungkol po sa ating paglilingkod sa Diyos. Kuminsan tinatawag tayo at ang ating panawagan ay hindi natin tinutugunan ng maagap o kaya nagmuni-muni pa o dili kaya sa kaulihulihan na. Ngunit maaga man tayong tumugon o dili kaya tayo ay nasa kaulihan ng pagtugon. Ang bokasyon ng ating buhay, ang panawagan ng Diyos at ang ating pagtugon nito ay kaparihas din sa puso ng Diyos. Kaya po, dapat po nating tingnan una sa lahat na ang Diyos ay nananawagan sa atin sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan. Unahin muna natin ang ating mga pagbasa, halimbawa, sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias Kapitulo 55 Versikulo 6 hanggang 9 na sinasabi ng Panginoong Diyos na si Yahweh sa pamagitan ng propeta na si Isaias na ang isipan ng Diyos ay kakaiba sa balangkas at pag-iisip ng tao. Sapagkat napaka lalim at napakataas at napaka hindi malirip ang mga pamaraan ng Diyos. Kaya kinakailangan talaga natin na hanapin sa ating mga puso ang Panginoong Diyos habang makikita pa, habang masumpungan pa natin. Baka sa panawagan ng Diyos, tayo'y hindi tumugon, hindi tayo naglilingkod, at huli na ang lahat. Kaya kinakailangan na maging tapat tayo. Sapagkat ayon pa sa ating Salmo 144, versikulo 18, ang Diyos ay tapat at totoo. Kaya kinakailangan din na tayo'y dumadalangin ng matapat sa Kanya. Gaya halimbawa ni San Pablo, at yung mga unang mga apostol, naging matapat sila sa atin pong pangalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa Pilipos, Kapitulo 1, versikulo 20 hanggang 27.
sinasabi ni San Pablo na siya ay buong-buo na kay Kristo. Mamuhay o mamatay man, siya kay Kristo na. Kaya sabi niya, para sa akin, si Kristo ay buhay. Siya ay buong-buo sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Noon, si San Pablo ay tagapag-usig. Kanya pong inuusig, kanya pong dinadakip ang lahat ng mga naniniwala, lahat ng nanampalataya sa ating pong Hesus Nazareno. Pero siya ay nagbago, nagbalik loob, at naglingkod sa Panginoon. Huli man ang kanyang ginagawa, kaya sinasabi nga niya, hindi siya karapat-dapat na maging apostol. Pero isa siya sa nagpalaganap ng mabuting balita sa paghahari ng Diyos. Kakaiba ang kanyang misyon, hindi lang doon sa bayan ng Israel, hanggang sa iba't ibang mga lungsod at mga bayan ng mga hintel. Kaya ang atin pong titingnan ngayon, paano ba tayo tumutugon sa panawagan ng Diyos sa ating buhay? Sa atin pong Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 20, Verso 1 hanggang 16, kung inyo pong tingnan ang may-ari ng ubasan, siya mismo ang tumawag, pumunta doon sa liwasan ng bayan. At doon, kanya pong tinatawag ang maaring maglilingkod para sa ubasan. Ayon pa sa tradisyon ng mga Hudyo, ang ubasan ay maihambing sa isang paglilingkod sa taong bayan. Gaya ng punong igos na nagsisimbolo ng umung bayan ng Israel, ang ubasan ay isang imahin ng paglilingkod sa Diyos. Dahil ang Diyos ay may turing na nag-alay ng dugo na sa pamagitan nitong bino na makita rin natin sa Ekaristiya na ang alak ay maging dugo ni Kristo. Kaya ang ubasan ay isang panawagan na maglingkod tayo sa Panginoon. Pero pag atin pong tingnan, parang oras ng panalangin. Kaya po yung mga nanalangin ng tinatawag na Christian prayer o breviary, yung panalangin mula sa madaling araw, panalangin halimbawa sa alas 6 ng umaga, alas 9 ng umaga, sa tanghali, sa alas 3 ng hapon at alas 5 ng hapon, ito kung minsan ay nakikita natin sa ating Ebanghelyo ngayon na paramang ang ating Panginoong Diyos ay pumupunta, kumakatok sa ating mga puso upang tayo ay Kanyang tawagin na maglilingkod sa Kanya, magmamahal sa Kanya, at dalhin natin siya sa mga taong hindi pa nakakilala sa Kanya. Dito sa ating Ebanghelyo, ayon pa sa mga eksperto sa mga nag-aaral dito, ito ay maituring na mayroong una na tumugon, yung bayan ng Israel. At yung pinakahuli, yan yung mga hintel na kaparihas na langit ang ibibigay ng Panginoon sa pagtugon natin sa ating bokasyon sa buhay, sa pagtugon sa Diyos ng lahat ng panawagan sa Kanya tayo maglilingkod ng kahit anong oras kapag ka handa na po tayo, kapag ka taos-puso na po tayong maglilingkod sa Kanya. Ang mahalaga, tayo ay maglilingkod sa Kanya ng tapat. Mauna man o muli, parehas din na langit ang ating makamtan kapag tayo'y maging matapat sa Kanya, kapag tayo'y mag-alay ng buong buo ng ating pagkatao, ng ating sarili, ng ating lahat ng panahon, kakayahan, at kung anumang mga biyayang natanggap natin, kapag ito'y ating ibinabahagi
sa pangalan ng Panginoong Diyos. At kung ang ating sarili ay bumubuo nating isinuko sa Panginoon, at kung tayo ay tunay na maglingkod sa Kanya sa iba't ibang paraan ayon sa ating kakayahan, ang Diyos ay hindi po tumitingin ano ang oras at gaano kadami ang ating maibigay. Ang tinitingnan ng Diyos, gaano ba tayo katotoo? Ang tinitingnan ng Diyos, gaano tayo katapat sa Kanya? Ang tinitingnan niya, ang ating pag-ibig. At sa pag-ibig, sa tunay na pagmamahal, kung tayo'y naglilingkod sa Kanya, yun ang sukatan. Hindi po tayo gaya ng nauna na mga tumugon na nagreklamo. E sila'y nagpapagal, mahirap sa buong araw. Pagkatapos, ganun din, isang dinaryo din ang kanilang natanggap. Ibig sabihin, mayroon bang ibang langit na ibibigay ang Diyos? Parihas na langit, parihas na kaligtasan, parihas na buhay na walang hanggan ang ating makamtan. Ang kailangan lang na tayo ay hindi tumitingin kung ano ang ating mapapala sapagkat malaki ang naibigay natin. Ang mahalaga, tayo ay naugnay sa Diyos. Tayo ay buong buo para sa Diyos. At kung tayo maglingkod sa Panginoong Diyos, maraming mga pinagdaanan sa buhay, maraming mga pagsubok sa buhay, ay kayanin po natin sapagkat ito ang ating pangako na handa tayong mag-alay buhay man ng kapalit para sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya, ipahayag po natin gaano natin kamahal ang Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Paano mo siya mahalin at ipahayag sa iba? Paano natin siya ipahayag sa iba na kung saan sa modernong panahon hindi na gaano nakikilala ang Panginoon, hindi na gaano nabigyan ng kahalagahan ang mga bagay-bagay sa simbahan at pananampalataya. Sa ating panahon na kung saan mas importante pa ang cellphone, ang mga apps, ang mga iba't ibang mga site sa internet kaysa mga bagay-bagay sa ating pananampalataya. O, tingnan natin. O, nasa inyo bang mga bulsa? Mayroon ba kayong rosaryo? Baka ang lahat ng bulsa ay mayroon kayong cellphone. Pero walang rosaryo. O, dili kaya, baka sa bahay ninyo, ang maunang makita ay ang TV at hindi ang altar ng Panginoon. Sa panibagong panahon, kailangan tayong magbago. Isintro muli ang Diyos sapagkat Siya ang ating kaligtasan. Siya ang magdala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen? Purihin po natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, pinating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ni Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni libing. Nanausura ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay magli, numakyat sa langit, naluloklok sa kanan ng Diyos na mamakapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa nagubuhay at nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ni matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang pagkamit natin ng kaharian ng Diyos ay nababatay sa paggawa natin ng mabuti. Isang pakikilahok sa pagbubukas loob ng Diyos, kilingin natin sa ating Ama ang mapagbigay na may-ari ng ubasan. Nagawin niya tayong mga maubuting manggagawa sa kanyang kaharian. Buong tiwala po tayong manalangin. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para kay para kay Papa Francisco at sa mga namumuno sa simbahan,
Maging tapat nawa sila sa tagapagpahayag ng salita mo, O Diyos, sa kabila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, mga mambabatas at mga negosyante, tulungan nawa nila ang mga mamamayan sa kanilang pagpupunyagi at maglaan nawa sila ng marangal na trabahong may makatarungang sahod para sa bawat manggagawa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga manlalayag at mga migranting Pilipino, patuloy nawa silang maging matatag sa kanilang pananampalataya at sa anumang uri ng unos at pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga yumao, tingnan mo nawa, O Diyos, ang kanilang mabuti't tapat na paglilingkod habang sila'y nabubuhay pa dito sa lupa, at pahintulutan mo nawa silang makamit ang buhay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Ama naming tapat, nawa ang kanang loob mo ang siyang gumabay sa amin upang maiwaksi namin ang pagiging makasarili. Turuan mo kaming maging mapagbigay. Hinag namin ito sa pangitan ni Hesus Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin ni kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga mapapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong kalugdan na mga alay ng iyong sambayanan upang ang pinahayag namin ng may panampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pangitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo. Itaas na Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin ang Kapanginan, tunay marapat ni kaya aming pasalamatan sa pangitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ng kasalanan at kamatayang aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain. At may tampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong pamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinliwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahat ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Ay kaysa namang nagsisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan.
saan po, saan po ang inyong Diyos mga awit ko? Napupuno ang langit at lupa kadakilaan mo. Sana, sana sa kaitaasan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan yung Espiritu yung banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Pamalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus, sapay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin,
sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagkain kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sila. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Aking mabatid
na ang noob mo'y siyang sinusundan. Maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa narapat na walang inihintay mula sa'yo. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalawa at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay sinawang umiral sa buhay namin sa araw-araw. Bunga na yung pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pasalamatan po natin ang dalawang mga pare na nagkipag-conservate ngayon. Si Father Frank Villaniba, palakpakan po natin si Father Frank at si Father John Baldovino. At ang kanyang mga kasama mula sa kanyang parokya na Our Lady of Mount Carmel sa Quezon. Salamatan rin natin ang lahat ng mga naglilingkod ngayon, ang ating mga ministers, ang ating mga mass server at ang ating mga
Ministry of the Word. Palakpakan po natin sila at lahat ng mga naririto sa loob at sa labas ng Basilica Minor at ng pambansang lambana ni Jesus Nazareno at mga naugnay sa pamagitan ng iba't ibang social media platform na kuskusting sa iba't ibang paraan. Nawa inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating poong Jesus Nazareno sa mga biyayang ating natanggap sa buhay. Alam niyo ba na tayong lahat ay tinatawag na maglilingkod ng Panginoon? May kanya-kanya po tayong misyon sa ating bokasyon sa buhay. At kung ano ang inyong kaya na ialay para sa Panginoon, gawin niyo sapagkat tinatawag tayo na maglingkod sa iba't ibang paraan sa ating Panginoon upang siya'y mahalin, upang siya'y paglingkuran, upang siya'y pumapanginoon sa bawat puso natin. Ngayon na po, ang basbas ngayari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay na basbasan. Kami pong tatlong pare ay magbibigay po sa inyo ng pagbasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, nagbasan ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kalingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na nila ang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga lamahing dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na may malalang pangako ng sabinyag na ikaw, kaibigan at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka na. Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,